Hello guys, panibagong araw na naman sa ating vlog at ito yung karugtong sa ating vlog nung nakaraan at malapit na kami sa airport nito ngayon guys. Ito yung sinasabi ko na napakalinis ang kalsada namin kaya natatansya namin kung anong oras kaming darating. Ang sarap lang talaga bumiyahe guys pag ganito ang kalsada, walang ka-traffic-traffic diba? Napaka-presko ang hangin kasi gilid po ito ng dagat ang aming dinadaanan. Sayang di ko na videohan mga idol ang view ng dagat. Paano kasi yung camera ay nasa aking dibdib ay naka-fix po yan kaya hindi po ako pwedeng gumilid habang nagda-drive. Yari. Kahit mahaba ang aming binabiyahe guys pero di ko naramdaman ang pagod kasi dire-diretso kasi ang biyahe. Iniisip ko lang na parang nasa laro lang ako ng computer games. At yun na nga guys, dahil sa sobrang smooth ng kalsada namin dinadaanan, lahat ng kasama ko dito sa sasakyan tulog. Sa ganda kasi ng kalsada, para lang silang dinuduyan. At eto na nga guys, nandito na pala kami. Hindi ko na malayan, parang nag-teleport lang kami. Nandito na kagad kami sa airport. Ay, ang biyahe namin ay isang oras at kalahati. Tapos na ako. Isang oras at kalahati galing sa Digo City, Manila. Nandito natin sa airport ng At yun na nga guys, wala na akong sinasayang na oras. Pagkababa ako sa truck, kumuha kagad ako ng cart. Paano ba naman kasi? Sa dami naming bitbit, na doble pa nung pauwi na kami. Nako naman yan. Pero huwag mag-alala, normal lang sa atin yan mga idol kasi tradisyon na po natin talaga yan. Pag uwi, marami pa sa lubong dapat. At eto na nga pala ang aming bitbit guys, gabundok, napakarami. Kaya nag-iisip ko kung paano ito ikarga lahat sa aeroplano. Sayang din kasi yung mga durian kung maiwan dito sa airport guys. Ay siya, sige, bye bye muna po na nanay, tatay. At eto pa naman ang inaabangan ng mga tropa ko dyan sa Cavite guys. Kahit amoy kigol, masarap naman daw. Ay siya, sige utoy, tama ng satsat, hala, tulak. Papasok na kami ng airport. Babush, Davao City. At eto na nga guys, sinicheck na ang aming mga papel kung legit ba talaga kaming mananakay ng aeroplano. Si Kuyang Guard naman, kunyari nagbabasa, tinitingnan lang naman. At di nagtagal, nakapasok na rin kami sa loob mga idol. Kaya lang guys, halos gutay-gutay na yung papel namin kasi kada pinto, check. Maya-maya, check, check, check. Oh, ano GC boy, hawakan mo nang maigay yung papel, baka ikaw ay maiwan dito sa Davao. At pagkatapos na check ang aming mga papel guys, eto na nga, papasok na kami sa loob ng eroplano. Maliwanag pa kaya makita pa nila yung ano. Mount. Sa pag i-close ang kabinet. Eighteen. Diretso po na eh. 18 A ako eh, A 11 pa lang. Magano sa inyo, bantay. Okay. Sa mga panauhin nakaupo sa exit rows, basahin mo lang ang passenger briefing card. Kung sa inyong palagay ay hindi niyo magagampanan ang mga panuntunan ng exit row, ipagbigay ko lang sa inyo sa cabin crew sa mga slot. Sa ilalim. Welcome aboard Cebu Pacific. Make first moments happen.
At eto talagang hinihintay ko guys, yung magde-demo na yung stewardess sa harapan namin. Kaso nga lang, ang layo. Hindi gaano nakukuha ng kamera ang kanyang mukha. Ganda pa naman niya guys. At napakalamig naman talaga dito guys sa loob ng eroplano. Kita nyo naman, naglalabasan yung mga fog sa gilid ng mga pintana. Kaya good luck talaga sa walang dalang jacket ngayon. At eto na nga, nag-teleport na naman kami mga idol. Nandito na kagad kami sa impapawid. Ayan na po ang mga ulap, kaway-kaway. Kumusta na kayo dyan mga ulap? Siyo nga. Pero nakakaramdam pa rin kami ng lubak dito sa taas mga idol. Ano kaya meron dito sa taas at bakit may lubak? Minsan kasi parang bus lang na dumaan sa lubak-lubak na daan. Kaya pigilin ni nga dit pagka nagaganon. Ako naman yan. Talagang nakakamanga sa ganda ang mga ulap guys. Akala mo mga bulak lang na pinagpatong-patong. Kaya sige mga idol, matutulog muna kami. Enjoy lang muna ninyo ang panonood dyan sa ulap na inyong nakikita ngayon. At hanggang dito na lang muna ang ating vlog ngayong araw mga idol. Salamat sa panonood.